Ayan na, isa sa mga customer ng Charcoal Grill. Ayun, nakita naman niya reaction. Napasayaw sa sarap! Good morning, good evening mga OFW! Ngayon magluluto tayo ng juicy, delicious, authentic adobo! Ngayon, panoorin nyo ang aking video hanggang sa huli para malaman nyo kung paano magluto ng ganitong klaseng adobo na hindi nalalagas ang laman ng manok at hindi dry yung manok. So, samahan nyo ako at para malaman nyo kung paano iluto itong classic adobo. Ayan. Kung nakikita nyo sa ating video, pinapaikot-ikot ni Master Chef. Sarap sa kanin yan, no? Di bale, magagawa mo yan. Basta susundan mo lang ang aking recipe. Okay? Madaling-madali lang to. Easy way na naman, mga kaibigan. Ito yung authentic na adobo talaga. I promise, pag niluto mo. So, simulan na natin. Let's go! Mga ka-authentic, ito lang gagawin nyo. Maghiwa ng isang buong malaking sibuyas. Kung maliit ang iyong sibuyas, gawin mong dalawa. Kasi ang sekreto ng adobo, medyo manamis-namis ng konti dahil sa sibuyas. Ang sibuyas ay nagbibigay ng sobrang daming flavor sa pagkain. Kahit sa anong pagkain. At syempre ang ating lawak. Maglagay ng at least mga 6 cloves ng garlic. Ayan. At i-chop nyo. Ito yung chicken natin. Ang chicken natin, gumamit tayo ng leg and thigh para mas juicy ang laman. Nilagyan ko ng laurel. Depende sa'yo kung ilang laurel ang lalagay mo. Nilagyan na natin yung bawang at sibuyas at another sibuyas. Ayan. Nakita nyo kung gaano karami yung sibuyas ko. Pero pwede nyo pang dagdagan kung gusto nyo. Mas marami, mas masarap. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, ito yung ginagamit ko lagi. Chicken bouillon powder or nor cubes. Okay lang yun. Magkapareho lang naman kasi yan. Ang nor cubes, naka-cubes. Ang yung isa naman, powder pulbos. Ayan, kung gaano karaming lagay ko. Parang 1 teaspoon lang. Ayan. O depende sa'yo kung ano. Kasi hindi, ang chicken powder, okay lang naman. Ayan, naglagay tayo ng suka. Ito yung sukat na suka. 1/2 cup ng suka. Ayan. Tapos ilagay nyo lang dyan sa chicken. Ayan. Okay. Ayan, buhos mo lang dyan. Ito yung adobo na tuyot. Gagawin natin. Tapos ayan, same ng ano, ng toyo. Pero pag kulang sa kulay, lalagay mo ng toyo in the middle of cooking. Tapos yan, black pepper. Depende, I mean, kung anong gusto nyong gamitin na paminta. Yung buo, durugin mo. Yung ground na, okay lang yan. Basta paminta. Ayan. Tapos huwag nyo masyadong dadamihan ng paminta kasi maglalasang paminta yung adobo nyo. Sakto lang talaga. Tapos haluin nyo. Haluin nyo na mabuti. I-coat nyo yung chicken nyo. Ayan. Ang sarap nito, guys. Mga ka-authentic, pag niluto nyo to, oh Diyos ko po. Tapos ang diet nyo. Ayan lang, ganyan lang. Sa haluin nyo lang para makot yung lahat ng chicken ng ating nilagay na ingredients dun sa dyan sa pot natin. Sa pag niluto nyo to, medyo bantayan nyo kasi hindi ito pwede ma-overcook. Pag na-overcook ito, yung meat nyo magiging lasag, yung hiwa-hiwalay, tapos dry. Ayaw natin ng ganong adobo. Gusto natin tuyot, juicy, pasok ang lasa,
at sarap sa kanin. Saktong alat, saktong asim. Ganun ang adobo gagawin natin. Okay? Tapos ayan lang. Gagawin natin dito ay tapos tubig. Maglalagay tayo ng konting tubig dito. I mean, kung ano sukat ng toyo at saka, I mean, ng vinegar, ganun din. Half cup ng tubig. Tapos, that's it. Huwag mo na lalagyan ng tubig. Huwag mo nang lalagyan ng tubig nun. Yan, haluin ulit. Pagkatapos nyan, mahalo, takpan mo at isasalang natin. Ang pagluto nitong adobo ay mga nasa 45 minutes. Ganon kadali. Ganon kadali. Depende sa lakas ng apoy mo kasi may kasi yung iba mahina yung apoy, may slow cook 'yon. Ang tendency noon ay mangyayari yung meat mo magiging lasag. So dapat naka high heat ka. High fire. Malakas na apoy. Yan. Nakita niyo naman pagkatapos ng mga 10 minutes siguro. Yan. Ayan ang itsura ng chicken. Ayan, nakita nyo medyo maputla-putla yung ano, yung kulay ng adobo natin. Maglalagay ka ng mga ilang ano, toyo. Maglalagay ka ng toyo. Hindi mga. Sasabihin ko sa screen ito, magpa-pop up siya. Ito. Mag-a-add ka ng ang bagal naman mag-pop up naman. Ito na. 3 tablespoon na toyo. Para siya, para maging makulay. At saka pag hinalo nyo, huwag yun talagang parang nakikipag-away kayo sa kaldero o sa pot na ginagamit nyo. Sa kawali, kung ano man ginagamit nyo. Kasi pag hinalo nyo ng ganun, malulusaw yung mga meat. So ganyan lang. Oh. Nakita nyo buo-buo lahat yung meat. Ayan. Ayan, tuyo na siya. Magpapatuyo pa tayo. Nakita nyo naman, yan, lagyan natin ng sili. Nakita nyo naman yung meat buo-buo. Tapos, ayan, nakita nyo yung kulay. Ang ganda ng kulay, di ba? Ayan ang adobo na hinahanap natin. Basta pinapatuyo lang natin ng konti. Tapos, iwan ka ng konting sarsa para sa sauce ng adobo. Ayan. Luto na ito, eh. Hinahalo ko na lang. Yan. Ganyan lang ang pagluto. Diba? Napakasimple lang. So ngayon, ito na ang outcome ng ating recipe. Ayan. Kulang na lang ang kanin. So sana guys, mga ka-authentic, may natutunan na naman ulit kayo sa aking video na ito. Sa susunod na video, basta subscribe lang kayo sa aking channel. At huwag kalimutang i-like at i-share para malaman din ng ibang kababayan natin o kung sino man na gustong matutong magluto ng authentic, classic, juicy, delicious adobo. Mga ka-authentic, ito yung sarsa na nakuha natin sa adobo natin. Yan, konti lang at mamanti-mantika ng konti. Sarap niyan sa kanin. Ngayon, meron tayong bisita na kakain. Pasok! Meron ano ah? May ano? Sabuha ko na kain. Wow! Delicious! Kanin ba eh? Teka mo, ulam! Ano ang ulam mo? Ayaw ba si ulam? Isang pirasong ulam lang. Mali eh. Lagyan mo eh! Bisikan tayo eh! Ay napunim na din natin tayo. Ang tipid mo mag-ulam eh. Parang Pinas lang yan. Parang si Gordon Lam na... Subo mo si ate ah. Eto lang, ulam na. Tingnan natin ang reaction. Wow, mali. Yum. Chef, anong palagay mo sa pagkain na niluto nating adobo?
Mga ka-authentic, mag-subscribe na kayo at like and share. Salamat po. I love you guys.